Hi, Arvin here. Andito na naman ako. Okay? So, kaya ako nandito is kasi kanina nag-uusap kami, kukwento kami ni Mrs. tungkol sa mga naging Zoom meeting experience namin. Okay, so habang pinag-usapan namin yun, sabi ko, oh, magandang topic to ah. So, ngayon, kaya ako ginawa itong video na to is para i-share sa inyo yung aking 5 Zoom practices suggestion. Okay? Simulan natin. Number 1, mute your mic. Lalo na kung attendee ka. Okay? And kung hindi rin kinukol yung attention mo para magsalita or magbigay ng set ng comment, okay, pakimute. And kasi hindi natin napapansin na yung mga unintentional na noise sa background, pag kasi malakas yun, maririnig ng mic and maririnig ng lahat. Okay? So, as much as possible, pakimute yung mic, especially kung attentive ka at hindi ka naman magko-comment. Okay? Number 2, wear proper attire. Okay? Guilty ako dyan. Okay? Alam ni Ma'am Aleni yan. Ma'am Aleni. Okay? Naka-attend ako ng meeting ng naka-sleeveless shirt lang. Okay? Please. Okay? Work from home, naiintindihan ko. Okay? So, medyo komportable tayo. Pero wag naman nakasando. Okay? Company meeting. Andyan yung mga boss mo. Diba? Nakikita ka nila. Pag baka ba ni meeting yung matin ka na nakasando? Siyempre hindi. Well, at least t-shirt man lang. Kahit mukhang malinis na lang. Don't worry, hindi ka naaamoy sa camera. Okay? Number 3, especially kung host ka. Alam ko medyo challenging ito kasi ako rin eh. Nahirapan din dito eh. Since new normal, okay, and kailangan natin mag-adjust sa mga ganyang mga meetings sa online meeting, hindi lang sa Zoom. Kung host ka, as much as possible, kung hanggat maaari, okay, tumingin dun sa may camera habang nagsasalita, hindi dun sa screen. I understand kasi syempre during those days na nagbi-meeting, maattend tayo ng meeting or ikaw yung nagkoconduct ng meeting, ang sarap kasi nakikita mo yung mga facial expressions ng mga kausap mo or ka-meeting mo. Now, in this case, diba sabi nga nila is para pag humarap ka or kinausap mo at nakatingin ka sa mata. Now, unfortunately, ang mata ng members mo is yung camera. Okay? Point of view ko lang. Kung meron kayong ibang comments or suggestions, paki-comment na lang doon. Okay? And then, number 4, practice before the scheduled meeting, especially kung host ka. Bakit? Okay. Para maging, kumbaga, since ikaw mag-host, alam ko medyo challenging kasi tayo naman lahat, especially kahit ako, okay, hindi rin ako familiar sa way around kung ano yung mga ikiklik ko kung ako yung magkakandak ng meeting right here, right now. Pero kung meron ka namang scheduled naman yung meeting mo, let's say 5 days from now, you have plenty of time to practice and to know your way around dun sa Zoom applications or any application software na gagamitin mo pang online meeting para makong professional. Okay? Then, number 5, ito medyo, kaya pinanghuli ko to is dahil hindi naman siya ganun ka, is background. Background. Okay? Alam ko hindi tayo lahat pinagpala ng merong bonggang-bonggang or bonggacious na bahay na kahit sa may tutok sa camera, parang flex ko yung kitchen namin, flex ko yung sala namin. Okay, alam ko hindi tayo lahat nagpala ng gano'n. Well, to the rescue naman kasi si virtual background ng Zoom. Okay? Which, unfortunately, hindi siya available sa mobile application.
I'm not particular, not familiar if meron sa if meron, if kung may alam kayo, okay, paki-comment na lang kasi para at least may share naman natin sa kapwa natin. Okay? So for now yun lang. Nakatuwaan ko lang gawa ng video kasi napagkwentuhan lang namin to ni Mrs. So sabi ko nga, magandang ano to dahil lalo na ngayon is merong pandemic, work from home lahat. Okay? So kung nagustuhan mo yung video ko na to, paki-click yung like na button. Kung hindi naman, isang magana din yun. Okay? Pero huwag mong kakalimutan mag-subscribe. Libre yan. Okay? And hit mo yung bell icon para doon sa next video ko ma-notify na meron din. Meron ulit panibagong video. Okay? Can be software. Plan ko sana is yung shortcut keys ng Zoom. Kasi yun yung commonly used ngayon application. Pero we'll see. Okay? So, see you in the next video.